So dito sa intro, maririnig nyo na dapat. Yun yung unang part ng intro bago yung tuloy-tuloy. So paano yun? So tandaan natin dito sa E part, power chords, puro power chords ang gagamitin natin dyan. So yung index finger natin dito sa number 5 na string sa may 7th fret, pang 7. And then yung ring finger natin, dito naman yan sa number 3 na string, number 3. So may lalaktawan tayong isa, number 3 na string, dito sa may 9th fret. Kailangan natin i-make sure na hindi tutunog yung ibang string, dead string siya. Itong 6 hindi yung tutunog. Ito lang dapat yung pipindutin natin, which is yung sa index finger. And then itong ring finger natin, which is yung nasa number 3 na string. So para ma-make sure nyo na hindi tutunog yung ibang string, katulad ng mga open string, katulad ng number 6, ginagawa ko dyan, pinangaharang ko yung middle finger ko dyan para hindi siya tumunog. Huwag nyo rin masyadong ididiin, kasi baka pag nag-strap na kayo ay tumunog, papangit. So patong lang, pero huwag nyo ididiin sa fretboard. So dapat maging ganito siya. And then, ang strumming niyan is down up lang. Ngayon, gaano katagal yung gagawin? So, first 4, yung ganitong form. First 4, so 1, 2, 3, 4. Pag nagawa nyo na yon, yung 5, 6, 7, 8, ito isusunod nyo yung pinky finger natin. Ilalagay nyo yan sa number 2 na string, sa ilalim na itong ring finger, number 2 na string, sa may 9th fret. So, dapat maging ganito tunog. Yan yung number 3 and number 2. So pag binuo natin, nandito pa rin yung index finger, idadagdag nyo lang kasi yung pinky finger, dapat ganito. Again, dead string lahat ng mga hindi natin prenes. Tuloy ang counting, 5, 6, 7, 8, paano yun? Mula muna doon sa 1, 2, 3, 4 na wala pa yung pinky finger. So 1, 2, 3, 4, lagay. 5, 6, 7, pag binilisan natin konti. Para mag-break or mawala agad yung tunog, iangat nyo lang yung mga fingers nyo sa fretboard sa pagkakapindot. Kasi kapag katapos ng countings and nakadiin pa rin yung fingers nyo sa fretboard, magsusustain yung tunog, magiging ganito. Which is hindi dapat. Dapat maputol yung tunog nya. So, pag nagawa na natin yan, yung first part ng intro, ang susunod dyan ay sa rhythm part. So, yan naman yung susunod. So, paano yan? Tandaan natin muna yung mga chords na gagamitin dito para may guide tayo. Una, E. Power chords dito siya. Katulad ng ginawa natin kanina dito sa may 7th fret yung index finger natin. And then, si ring finger, angat nyo lang yan dito sa may number 4 na string sa may 9th fret pa rin. Kung ano yung ipapress ng fingers natin, yun lang din. Yun yung tandaan natin sa buong duration ng song na to. Yun yung E natin. And then, sunod ay A, power chords. Dito naman yan sa index finger number 6 na string. And then, yung ring finger natin, dito naman yan sa number 5 na string sa may 7th fret. Sunod, C sharp minor. Usual na C sharp minor dito, pero i-apply natin siya dito para may pattern. Mamaya, ipapaliwanag ko sa inyo yung pinaka-pattern. So, C sharp minor, dito natin siya i-apply sa number 6 na string, index finger dito sa may 9th fret, and then yung ring finger natin, number 5 na string sa may 11th fret. So, laging may laktaw sa gitna. Sunod naman natin ay B. Dito yan, aatras nyo lang konti. Dito sa may 7th fret, yung index finger, number 6 na string pa rin. And then yung ring finger natin, syempre, dito na siya sa number 5 na string sa may 9th fret. Pag nagawa nyo yung apat na yan, pwede nyo nang pagpraktisan. E, A, C sharp minor, and then B. So, ang pattern dyan, kaya ako dito pinagawa yung C sharp minor, kasi dyan halos iikot halos lahat ng chords.
Then, pwede tayo mag-imagine ng pattern na letter T dito. Para hindi masyado mahirap maglipat. So, letter T, kasi magsisimula tayo dito sa baba, sa E. Sunod dito, sa may A. And then, lalaktaw ka dito. Dadaanan mo yung buo. E sharp minor. And then, sa gitna B. So, yun yung pwede nating imagine na pattern. Pero di pa dyan nagtatapos. After ng apat na chords na yan, medyo iikli dun sa susunod. E, A, imbis na tatalon sa C sharp, B na lang. So, ulitin natin. Ito yung buong pattern ng chords. E, A, C sharp minor, B, tapos E, tapos A, and then B. Dito sa EAB, dahil tatlong chords lang siya, medyo bababad sa B. Tatagal ka dyan. So, paano yung strumming pattern dito? Pwedeng down up lang din. Pero ganito yung timing niya. 1, 2, 3, 4. Tapos, pagiging EAB, diba? 5, 6, 7, 8. So, doon siya magiging kompleto sa may dulo na part. Yung tatlong chords sa lang sa B, magiging dalawa o kukonsume niya yung 7 and 8 na counting. So, kung nalilito, gawin natin ng buo. Ito, medyo mabagal to. E. Magiging ganun siya. Dalawang beses lang natin yan uulitin. Kung nalilito, lagyan natin ng counting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kung mapapansin nyo dyan, dilipat lang ako ng chord kapag pas upstrum na. Kasi doon pumapasok yung timing. Ulitin natin, upstrum, inotice niyo yun, doon na ako lilipat. So yung upstrum, yun yung unang pasok nung next chord na gagawin nyo. A, C sharp minor, D, E, A, B. Maliban lang doon sa pagbalik sa E. Gawin lang natin ng medyo mas mabilis na yan kung paano yung sa mismong song. Ulit. So, gagawin muna natin yung babad sa B na napansin nyo papuntayin sa verse. So, paano yun? Pag nagawa nyo na to, ng dalawang beses, susundan nyo lang kung paano yung sa mismo song. So, maririnig nyo doon, babad sa B, then, siya, yung strumming, pero pagpapatunogin nyo na sa up, sa akin kasi papunta sa up. Depende kung anong approach gusto nyo, pero dito sa akin pa up. So, kung nasa B ka na, then E, pupunta tayo ng verse nyan. Pero bago tayo tuluyang pumunta ng verse, gawin lang natin ang buo from the top, yung intro ha. Gawin natin, i-ready natin sa E, and then may laktaw na isa, siring finger sa number 3 na string, from the top. Na tayo.